voluntary amounts, no? Representing 96.72% at ang atinunod mga kumanaw ay may ipagdal sa 211 ang pangkalahatan natin na bilang ay 40,072 ang katumbas po nito ay 1.5% case fatality rate. At next, itanungan po ka patuloy, makikita natin ang confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset. Ito po yung ating 4-week moving average, ito po yung black line, makikita po natin. And nag-peak po tayo sometime in September. Ayan po, nakikita natin 20,948. Pero after that, nagsimula na bumaba ang mga kaso. In fact, ngayon po, October 13 to October 19, ito po yung pag-aitala po na average daily cases ay nasa 6,955, which is 31% lower than the previous week or prior to this week, from October 6 to October 12, kami saan ang ating po na 7-day moving average of 10,065 daily cases. At from here, dahil po ito ay nasa 20% po ang ibinaba, at ito po 31% ang ibinaba. So ito naman po yung ating mga representative regions na ating mga pinakataas ng mga kaso. So sa madaling salita, Mr. President, talagang ito, malinaw na nag-umpisa na talaga na patuloy ang pagbaba ng mga kaso. Next slide. Pero naman po yung ating mga confirmed cases, ito po yung mga iba't ibang mga epidemic curves, na mga iba't ibang major island groups, yung po na kulay blue, ito po ang NCR. Nakita natin, nauna na siya na nagpakita ng malaking pagbaba ng mga kaso after the surge sometime in mid-September. Sumunod po ang rest of Luzon. Medyo nahuli po ang pagbaba ng rest of Luzon. At sumunod naman din po dito yung ating plus areas of Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite. At nakita po natin dito naman ang Mindanao. Yung po may orange na epidemic curve. Bumaba na rin po. Ganun din naman ang Kabisayaan. Nag-umbisyon na rin po ang bumaba o mga kaso. So, all in all, nakita po natin the evidence that our cases have truly started to go down. Next slide. Ang healthcare worker benefits as of October 19 at 16 na video na ang ating naipamahaging benepisyo, pagkalahatan para sa ating po mga healthcare workers at kasama nito ang pinakabagong ulat ng ating pamahaging special risk allowance at COVID-19 sickness and death compensation. At kumpara sa ating huling palaan October 11, tumaas ng bahagya ang voto na ibaba para sa special risk allowance ng healthcare workers na kabilang sa batches 3 and 4. Ang naipamahagi na nasa huliit pamulang na 55,000 healthcare workers ay nasa 735 million pesos na po at mula sa huling ulat na 617 million pesos. At para naman sa sickness and death compensation, mula sa 604 million, nasa 632 million ang ating na naipamahagi para sa mga healthcare workers na nagkaroon ng mild, moderate, at severe to critical na kaso ng COVID-19. Kasama rin dito ang mga beneficiaryo ng mga nasawi healthcare workers dahil po sa COVID-19. So, ang aming pong tanggapan ay patuloy na humihiling ng karagdagan na pondo para sa ating po mga healthcare workers na hindi pa nakatatanggap ng kanilang benepisyo, at nais din namin na ipaalam na kami po ay magpapatuloy sa pagtulong sa ating po mga namamayan ng healthcare workers sa araw-araw na lumalaban para po sa ating mga kababayan. So ito lang po, next slide, ang pinakahuli na ulat, ang umilat pagbubuot ay
nakikita po natin ang patuloy na pagbagsak ng mga kaso natin at ang pinupuntilan natin ay patuloy na palakasin, panaligin ang tugon lalo na sa mga maliit na regyon na kung saan ay nakita natin mabagal pa rin ang pagbagsak ng kanilang mga kaso at ang utilization rate ay nagpapanta pa rin na posibleng sumipang pa ito ng high risk utilization rate. Ano po? At pangalawang pagbubuod ang ating pong bakunahan sa A2 and A3 priority groups ay dapat pong isulong pa rin ito sa mga iba't ibang region at para makatulong sa ating pong full coverage. Ito po ay magkakaroon ng pinakamagandang epekto pagdating po sa pag-iwas ng mabinaungkan ang ating healthcare system sa capacity at mapababa ang ating utilization, healthcare utilization rates and deaths. So ito na lang po ang ating po na muling bahagi ng pag-uulat at ang kapuhong sumagot sa inyo po mga katanungan. Salamat po, Mr. President. Thank you, Secretary Duque. May I call now on Secretary Lorenzana. Magandang gabi, Mr. President. Magandang gabi, mga kapwa ko, pinababayan. Mr. President, ito po yung aming report ng crisis management, the crisis action plan implementation na pinapatuman ng ating national task force on COVID. Next slide, please. Ito po yung ating mga ginawa itong nakaraang linggo sa pagiging isolation. Meron po tayo 12,370 suspected cases ay confirmed cases ay 6,453. First contact trace, 47,813. Yung ating mga contact tracers ay medyo bumaba ang bilang dahil yung pagkontrata ng mga dalawang pong 1,000 contact tracers ay natapos na. Ito naman sa ating COVID test natin ay meron tayong mula nung mag-umpisa yung ating crisis management ay 751,000 na yung ating testing.